Nadodocument po ito doon sa ating COVID tracker ng DOH na kung saan ang ating reporting is based on four-year age bands. So 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, and 15 to 19. Now, kung titignan po natin yung kabuuan yan, naglalaro po sa mga 10% more or less yung bilang ng 0 to 19 out of the total reports na so far ay 1.6 million na po tayo. Since the start. Since nagsimula po. Opo, that's right. Ang pandemic. Now, yes, sir. Opo. Ngayon po, napapansin nga kaya medyo nababahala din ang mga tao na dumadami yung reports na sumasakop dun sa age group na 0 to 19. But we have to understand na ito po ay nasa konteksto na lahat naman ng age groups ay dumadami ang bilang. So, understandable dahil sabi nga natin mukhang Delta ang kumakalat sa ating bansa and dahil mas nakakahawa to, kahit anong age group pwede pong mahawaan. Ang dating pagkakaalam po ng publiko at kahit na ng mga health experts ay less vulnerable or ang mga kabataan sa sakit ng COVID-19. At as a matter of fact, ang vaccination ay ipinokus muna earlier sa mga edad na 16 or 18 year old and above. Pero ngayon ay talagang may mga datos na ang mga bata, mga murang edad, kahit na yung 4 year old, 2 year old ay tinatamaan din ng COVID-19. Bakit po sa inyong pagkakaalam, bakit ganito na ang nangyayari sa mundo? Hindi lang po dito sa ating bansa. Kahit sa Amerika ay tuloy-tuloy ang mga balita na mga bata na marami nang tinatamaan ng COVID-19. Siguro I'd like to clarify po, no, Senator Joey. When we talk about the way COVID affects kids, siguro yung observation na mas mild or mas asymptomatic ang nakukuha ng bata, yung kailangan nating i-emphasize. Mm-hmm. Hindi naman ever sinabi before na hindi nahahawaan or hindi manghahawa ang bata. In fact, may panahon nga na naibalita na ano, na parang super spreaders ba ang bata, which is something that has been corrected, no? Mm-hmm. So I think what people need to understand is kahit anong age group pwede pong mahawaan dahil dumadami ang kaso sa isang community, natural na pati bata masasakop. And unfortunately, ang mga bata, although sinasabi nating karamihan ay mild at asymptomatic, meron din naman talagang nagkakaroon ng mas matinding sakit, although karaniwan sa kanila ay yung mga may iba pang dalang sakit o yung mga may comorbidity, as has been experienced in the different COVID referral centers na tumatanggap ng mga batang positive. Ang nabanggit nga po, bagamat well, clarify nyo na hindi naman talaga exempted ang mga bata sa sakit ng COVID. It, ang virus strikes at everyone. But they are less, yun ang understanding, they are less vulnerable. Or when you say less vulnerable, yung severity of the severity of the virus impact on the children is less as compared to the adult population. Is that the correct way of interpreting the past data that had been provided by the medical experts to the public? Opo, Senator Joey, and I'm glad you emphasized that, no? And hanggang ngayon naman po, yun pong karamihan ng mga batang nagkakasakit, mild and asymptomatic pa rin naman ang nakikita natin. I think that's very important to
understand, no? Kasi nga po, although ayaw nating magpakakampante ang mga magulang, dapat din naman na may tamang appreciation sila ng actual conditions. Kasi dapat din naman na yung resources na meron natin, maituon dun sa mas nangangailangan, which remains to be our seniors and our individuals with comorbidities. So siguro yung uulitin ko lang po, Senator Joey, na meron pong mga nagkakasakit ng malubha at unfortunately, meron din mga namamatay na bata. Although sa karaniwan, ang mga grupong ito, sila po ay may comorbidities katulad na rin ng mga adults na nagkakaroon ng mas matinding sakit. Ano po yung mga comorbidities na nagiging sanhi kung bakit may mga adult or ito natin ang pansin natin sa mga bata, ano po yung mga comorbidities that make it worse for a child when the virus hits the child? So napakaganda pong tanong, no, Senator Joey. Sa observations po namin, no, with the local database, marami po doon sa nagkakaroon ng mas severe na sakit, yun ding may mga coexisting na sakit sa puso. Alam naman natin may mga batang pinanganganak na meron pong tinatawag na congenital heart disease, no? Mga malformations or hindi po normal na struktura ng kani-kanilang mga puso, na syempre alam naman natin talagang nagdadala na ng hirap sa kanilang paghinga at sa kanilang sirkulasyon. Kaya naman, hindi siguro mahirap maintindihan na pag nagkaroon sila ng COVID, which typically presents as pneumonia, mas matindi pa ang challenge sa kanilang sistema at mas nahihirapan silang kalabanin yung sakit. So yung iba pa, katulad na lang din ng mga pinanganganak na merong mga problema sa struktura ng kanilang brain, no? Yung mga meron pong mga hydrocephalus o yung iba-iba pang mga sakit sa utak. Meron ding mga pasyente na meron na talagang kahinaan sa kanilang immune system na of course, no, mahihirapan talagang kalabanin ng sakit. So medyo katulad din po sila ng mga adults na nagkakaroon ng mas matinding sakit na may comorbidity, mga may heart disease, lung disease, sakit sa bato, no, and so on. Ano po ang pag-iingat na dapat gawin ng mga adults or ng mga magulang para sa ganun ang kanilang mga anak, mga murang edad, generally below 16 years of age or below 18 years of age, ano po ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga adults o ng mga magulang para sa ganun ang kanilang mga anak ay mailigtas dito sa pagkalat ng COVID-19. At ngayon ang sinasabi ay caused by the Delta variant, Dr. Ana. Senator Joey, siguro gusto kong i-pick up yung tinanong niyo po nung simula, no, na ano bang pag-iingat ng adults, no, or mga kasama sa bahay ang dapat gawin. Kasi alam naman natin, hindi na halos natin pinalabas sa mga bata sa loob ng isang kalahating taon. Kaya kung mahahawaan lang sila, dahil na-expose sila ng kanilang mga household members. Yun po yung typical na storya na nakukuha namin. Pag may darating na bata na ang kanyang complaint ay nilalagnat, may ubo o may hirap na sa paghinga, tinatanong namin, meron po bang nagkasakit sa bahay? At karaniwan, sasabihin ay opo, itong magulang nagkasakit o yung lolo-lola nagkasakit. So natural na mahahawaan ng bata. So ang pag-iingat, talagang pag-iingat din sa sarili. Huwag pong mapabayaang ma-expose sa COVID. Para po hindi rin tayo magdala ng mikrobyo sa bahay, no, hindi tayo makapagdala ng virus sa bahay na siyang ikapeperwisyo not only of children but kung sino pang vulnerable at sino pang mga kasama natin sa bahay. Talagang ang mahalagang pag-iingat ay magkaroon din ng family lockdown. Yun po ang aming napag-usapan noong nakaraang linggo. As much as possible, wag lumabas as much as possible.
yun lamang mga talagang apo or authorized persons outside of residence, yun talagang dapat lang magtrabaho, at yung bibili ng mga grocery o bibili ng gamot sa labas. Dr. Ana, ang isang tao ay lumabas ng tahanan at siyempre kahit papaano magkakaroon ng contact with other persons, ano ang dapat gawin ng mga taong ito unang-una para hindi sila basta dapuan ng COVID-19 virus, at kung sila man ay bumalik sa kanilang tahanan, ano ang dapat gawin para sa ganon yung mga natira sa tahanan na hindi naman lumalabas ay hindi na mahawahan? So yun pong mga prevention na pwede pong gawin ng isang lumalabas, no, to do essential activities, ay katulad pa rin nung ating hinihiling nung nagsimula ang pandemya. Pagsuot ng face mask at face shield, yun pong or tamang pagsuot, no, ng face mask at face shield, yun pong pag-iingat sa physical distancing, at yun pong time of interaction na sana wag tataas sa 15 minutes ay nasa control po natin yan. Pwede po tayong pumilos na ginagawa po natin lahat ng mga actions na yon. And ang idadagdag ko na maaring wala po sa radar ng karamihan ay yung pag-iingat dun sa circulation or ventilation, air circulation ng isang lugar kung nasa saan po tayo naglalagay. Kasi po, para na lang ding usok, no? Ayaw po nating nasa isang lugar na mausok or maalikabok, no? Karaniwan, pag nandoon po tayo sa lugar na ganyan, gusto po natin, binubuksan natin ang bintana at pinto. Ganun din dapat ang turing natin sa virus, na pwede po siyang lumulutang-lutang sa isang pulog na lugar, at kung maaari, wag po tayo magpapatagal doon, or bubuksan po natin ang bintana at pinto para mas mabilis pong sumingaw. Yun pong maaaring nandun pang virus. Now, pagkapauwi na po tayo ng ating bahay, ang pag-iingat doon sa paghuhugas ng kamay, very essential, kasi may paraan din naman kumapit ng bahagya yung virus sa ating mga kamay, lalo na kung na may nahawakan po tayong mga secretions, no, ng nagkaroon ng sakit. At yun naman ang magiging daan para maikalat natin sa sarili natin or mailipat natin sa iba. I think ang isa pa pong mahalagang matandaan, Senator Joey, ay yung need to be vigilant, or dapat pong maagap pagka may nararamdaman po tayo. Huwag na pong patatagalin ang pagbubukod or pag-a-isolate kung meron pong nararamdamang kakaiba, para po makaiwas na po na dagdagan pa natin yung ating pagkakahawa sa ibang mga kasama sa bahay. Bumukod muna, sabihin po sa mga kasama sa bahay na huwag din po muna sila masyadong lalabas, habang ina-arrange po natin ang pagpapatest para po pag malaman natin na tayo positibo, nakaiwas na po tayo sa pagpapakalat. At kung hindi man, mapuntahan naman po natin yung diagnosis na ano naman ngayon itong nararamdaman po. Kasi hindi naman din po nawala yung ibang mga delikadong sakit tulad na ng dengue or ng leptospirosis na pwede pong may overlap po ang sintomas dun sa mga nararamdaman ng may COVID. Yung pong pagdating ng bahay ay maligo ang yung tao kaagad, at yung kanyang mga damit ay malabhang kaagad. Yun po ba ay isang bagay na dapat na rin gawin? Pangalawa, meron po ako narinig o nabasa na kahit na yung mga taong lumabas ng tahanan, pagbalik, ay kahit sa loob ng tahanan ay magsuot na rin ng face mask. Dr. Ana, is that an effective way of helping to stop the virus if the person who returned to one's house ay kinakailangan magsuot pa rin ng face mask sa loob ng tahanan? Is there a validity to that kind of suggestion, Dr. Ana? Nako, Senator Joey,
kung gusto, actually, mas maganda nga sana sa totoo lang, kaso hindi ko ma-imagine kung paano po natin gagampanan. Kasi syempre, no, ang paraan naman ng pag-iwas sa paglipat ay yung pagsusuot ng face mask at face shield. Pero kung obligahin naman po natin lahat ng lumabas sa bahay, na pati sa kanilang tahanan ay naka-face mask at face shield sila, napaka difficult, no, to encourage compliance at hindi na po realistic. So, kaya nga po yung sinasabi natin gawin nating pag-iingat habang tayo nasa labas para naman pagdating natin sa ating mga tahanan ay komportable tayo at natural ang kilos, doon po nagmumula yun. Kaysa naman sabihin natin, ah hindi, pag uwi mo ng bahay, pati sa bahay, mag-face mask at face shield ka. E di ang sasabihin mo, hindi na lang po ako uuwi, bubukod na lang po ako. Napakahirap po kasi. Now, yung tinatanong niyo po kanina, yung paliligo, pagbihis, hindi namang masamang gawin. Pero siguro, I just like to emphasize na yun pong main modes of transmission ay yung droplet o yung kilamsik galing sa laway, sa sipon, at yung pagkalat sa hangin ng virus. So kahit po tayo ay 5 beses po maligo, bawat beses po tayo lumabas, pero hindi po natin sinusuot ng maayos yung face mask at face shield natin habang nasa labas tayo, we still pose a risk for our household members. So dapat nakafocus po tayo dun sa estilo ng kalaban. Bakit naman natin sasabihin na pagpapaligo ang sagot kung ang kapit niya ay dito sa ilong at mukha dahil pumasok dun sa hangin? Baka po yung sinasabi ng mga nag-suggest na yun, ay baka yung virus ay kumapit doon sa mga damit o anumang suot noong tao na na-expose nga doon sa merong virus. That's right, no? And that was actually one of the things na kinikilala nung simula, nung inaalam pa lang natin kung paano ang kilos nitong virus na to. Pero sa ngayon, no, yung tinatawag na fomite spread or spread through objects, hindi po kinoconsider na very major part of transmission. Kasi naikukwento ko nga ito minsan, kung sasabihin natin gamit pinagbihisan o yung mga gamit ang pinagmumulan, di kaya lahat na lang na nagtrabaho sa grocery at nagsastock ng mga gamit, di matagal na pong nahawaan kasi sila yung araw-araw na humahawak ng mga kung ano-anong deliveries. Yet that's not what we observe, no? Nagkakahawaan pa rin dahil nagkakaroon po ng pagkalat ng virus at pumapasok sa ilong, bibig, mata na siya kailangan talaga nating bantayan. Either lagyan natin ang barrier o wag po natin hawakan ng ating maduduming kamay. Meron pong ako nabalita na isa pang doktor mismo ay buong pamilya ay nagkaroon ng COVID-19 dahil yung driver, doon sa driver nakuha, yung driver kasi ay hindi stay in, meron naman isang driver na stay in, itong driver na hindi stay in, ang ibig sabihin ay umuwi sa kanilang lugar at doon marahil nakuha yung COVID. At tapos yung doktor na ipinagdadrive nitong driver na ito ay nahawa. At itong doktor ay nang umuwi sa kanyang tahanan ay daladala na yung virus. At yung stay out na driver ay nakihalubilo dun sa mga kasamahang driver pa at mga kasambahay ay nahahawa ang lahat. So ang ibig bang sabihin nito, doctor, it's better that if you have kasambahay o kaya ay driver ay wag na munang during this time na talagang rumaragasa ang COVID-19 ay either mag-stay in na o yung driver na muna, yung mag-drive muna ng sasakyan ay yung boss at solo muna mag-drive kasi nga hindi ligtas na may tsansa na yung driver o kasambahay na lumalabas ay yun na maaaring sa kanyang komunidad makakuha ng virus ay madala sa mga tahanan. So I'd like to pick up on 2 aspects of that, no, Senator Joey, na napakahalaga. Unang-una na siguro, ano bang tamang kilos pag tayo ay sumasakay sa mga sasakyan, whether it's private or public vehicles? So alam naman natin na yung mga private vehicles natin, either
Kung self-driven, marami pong nakiki-carpool, no po? Kasi syempre gusto po natin magtipid at very practical naman na sumabay na lang po sa ating mga kasamahan sa office, sa trabaho, kung pareho naman po ang ruta. O kaya kung sumasakay po tayo dun sa shuttle na pinoprovide ng kumpanya, marami na pong ganun ngayon. Or mas lalo pa, dun sa mga pampublikong sasakyan, paano pa tayo dapat kumilos para po hindi magkahawaan? So, yung physical distancing, very important. I know that's a very big challenge sa public transport, pero hanggat sa maaari, palawakin po yung distansya between yourself and yung kasunod niyo pong katabi. Tapos, dapat po, maganda pa rin ang daloy ng hangin dun sa loob ng sasakyan. So, if this is a jeepney, syempre maganda yun kasi nakabukas po yung magkabila. Actually, yun pong paglalagay po ng plastic, medyo nakakapagdalawang isip po yan kasi yung daloy po nung hangin nababawasan po natin eh, di ba? Baka dapat pag-aralan po ulit yun. Now, kung nasa private vehicle po tayo, let's say yung mga AUVs o kaya yung mga kung anong mga shuttle, dapat po nakabukas yung bintana ng bahagya kung pwede po sana at least mga 3 inches para po maganda yung daloy ng hangin. Kung kaya ng ibaba ng tuluyan, mas maganda. Now, paano po yung stilo para mas maganda po yung daloy? Dapat po yung pagbukas ng bintana ay katapat, hindi katabi nung nakaupo. Para po ang ventilation ay crosswise, hindi po pagganoon, no? Hindi po pahalang. Para po yung nanggagaling dun sa katabi ay hindi mailipat dun sa katapat. Okay. Now, yung pong sinasabi ninyong pwede bang magstay in na lang? Siyempre, makakabawas po yan dun sa exposure ng mga pupuntahan niya sa trabaho. Pero alam din po natin na hindi naman possible yan sa lahat ng sitwasyon. Kaya nandoon na po sa may katawan yung pag-iingat na pag siya ay lumalabas at pumupunta sa trabaho, kahit naman po sa saang workplace eh. Yun din po sinasabi natin mag-ingat dun sa exposures kasi pinapasukan po niya ay household or opisina, ayaw naman po natin manghahawa ng ating mga katrabaho. Okay, mayroong mga katanungan ng ating mga viewers. Si Eleanor Bautista, sabi niya, rason po din ang pagdami ng COVID ay sa mga transportation sa bus, jeeps, vans, sana yan ang tutukan, sobrang punuan po. Well, of course, nasagot na rin ni Dr. Ana. Guru, yes. I'm sorry if I may, no? I might want to add as well. Dapat medyo strategic po tayo dun sa pag-iisip kung kailan po tayo sasakay. I know that's not always possible, no? Pero kung alam naman po talaga natin na punuan sa ganitong oras, kung may paraan na, let's say, magpaalam po tayo sa trabaho na medyo mas maaga tayo papasok, ika-count na po yan sa ating attendance, o mas late, humingi po tayo ng flexible time para po hindi makikipagsabayan dun sa dagsanong dami ng tao sa transportation, that might be helpful. So kumbaga, let's think out of the box of solutions kasi ang gusto po natin, ano bang paraan ang pwede kong gawin para hindi po ako na-expose sa mas maraming tao? And yung pong sagot doon, yun pong ating gagawin para po makaiwas sa pagkakahawa. Of course, and you already answered the how on how to protect oneself kung sumakay sa taxi o kaya ay sa isang private vehicle o kaya sa mga public transportation. Nabigyan na ni Dr. Ana ng tips ang ating mga viewers. Mula kay Linda, ano ang mga sign na dapat tingnan ng mga magulang na magsasabi sa kanilang need ng dalhin sa ospital ang anak? Pag nagka-flu ba ang bata, need ng i-test? Okay, magandang tanong din po. Ang problema kasi, when we talk about pag nagka-flu ang bata, ang sintomas karaniwan po niyan ay lagnat, ubot, sipon. Hindi po ba katulad or katunog po ng sintomas ng COVID, no? So ang problem with COVID is that it overlaps with so many other conditions. Let's say lagnat, sakit ng katawan, konting pananakit ng tiyan, konting ubo. Pagka po yun ay ibinigay na test question sa nag-aaral ng medisina, itatanong, ano po ang iisipin ninyong mga sakit? Aba, siguro hindi lang 5 ang kaya niyang ilista. At karaniwan po yan lahat sa mga batang nagkakasakit, no? So, dun po sa nagtatanong, kung meron pong nararamdaman ng bata, hindi naman po kailangan sa ospital kaagad ang takbo, no, unang-una, pero kailangan pong kumonsulta.
So marami na pong paraan ngayon. Pwede pong pumunta sa mga clinic, pwede pong sa local health center, pwede pong sumangguni sa BHRTS, no, na pwede pong mag-direct kasi ang kauuwian po talaga niyan, kailangan pong magpa-test. Lalo't lalo na kung ang lalamanin ng kwento ay kasi may nagkasakit pa pong iba sa bahay, mukhang nahawa itong aking anak. So definitely pagka po ganoon, may matetest dyan, either yung pinagkahawaan o yung bata. Okay. Mula kay Cherry, paano palalakasin ang immune system ng mga bata? Mag 2 years na silang nakakulong sa bahay, limited ang movements. So napakalungkot nga, no, Cherry, kasi bago po biglang dumami na naman itong mga kaso ng COVID, meron na nga sana tayo mga naihahandang loosening of restrictions for kids para po mapayagan silang lumabas. Doon lang sa mga outdoor venues para po mabigyan sila ng other exposures pero wala namang masyadong risk. Now, I don't know what your living conditions are, pero kung kunwari may lugar naman sa inyong household na kahit papano ay open air, no, at pwede pong kumilos ng konti ang bata doon safely, that can be an opportunity, no? Sa ngayon kasi, habang tayo ay naka-ECQ, bawal talagang lumabas. Pero hopefully, pag medyo nag-loose ng konti, mapayagan man lang kumilos sa mga bata sa mga public spaces. Yun ang pinakamaganda. Okay. Si Lina ng Quezon City, meron siyang text dito. Pero observation, kahapon nasa grocery ako, parang hindi naman ECQ sa NCR. Ang daming tao, ang haba ng pila sa counter. Siguro dahil sa sweldo, pero sa tingin ko ay hindi lang APOR ang nakakalabas. That's the comment of Lina ng Quezon City. Doctor Ana, meron ka pa bang mga tips sa ating mga taga-subaybay kung paano nila mapoproteksyonan ang kanilang sarili at lalo-lalo na ang ating mga anak? Salamat Senator Joey, no, sa pagkakataon na magbigay ng kaunting paalala. I know na medyo naging matunog yung usapin na mas maraming bata ang nahahawaan, mas malubha ang nagiging sakit nila. Pero siguro ang paalala ko lang, let's keep it in perspective. Unfortunately, talagang sobra ang pagkakahawa ngayon ng COVID, and bumalik na naman po tayo dun sa panahon ng Marso na pamilya ang nababalitaan nating nagkakasakit. So ito yung talagang sign, no, na kayang-kaya ng Delta variant na manghawa ng up to 8 people sa bawat positive case. So kung yan ay bata o matanda, talagang magsasamantala itong COVID na ito. So paano tayo magsa-strategize, no? Ano ang pinaka mabisang paraan para hindi po tayo magkahawaan sa loob ng ating tahanan? Eh of course, makaiwas dun sa pagkakahawa ng lumalabas, kasi yun na lang naman ang tanging paraan na makapasok sa bakuran natin itong magnanakaw na ito. So paano ba tayo kikilos para hindi tayo mahawaan o hindi tayo maisahan ng COVID? E di yung kung saan siya pwedeng pumasok sa ating katawan, yun ang ating tutukan. Di ba nga, ilong, bibig, mata, at yung mga dumadapo doon. Kaya tayo nagsusuot ng mask ng maayos. Hindi po nakalitaw yung ilong kasi pwedeng lumusot doon yung virus, no? Nakasuot ang shield, lalo na sa kulob na lugar. Kung nasa outdoor, siguro pwedeng pahagyang tanggalin. Tapos, naghuhugas ng kamay para hindi po natin naidadapo sa ating mga mata, ilong, bibig. Tapos, kung nakaiwas na po tayo sa pagkakahawa, hindi po natin bibitbitin to sa bahay, pati yung mga batang pinagkakaingatan natin na hindi natin pinalabas sa isa't kalahating taon, mas mababawasan ang chance ang mahawaan sila. And of course, another reminder, yun pong bakuna. Kung dati ang tanging weapon lang natin ay yung face mask, facial distancing, ventilation, ngayon, pati bakuna, napaka-effective na paraan. Kaya kung tayo ay kwalipikado na, pwede na po tayo dahil nagbibigay na po ang LGU sa ating kategory. Please, magdali na pong magpabakuna kasi dagdag po yan sa ating protection. Well, maraming salamat sa iyo, Dr. Ana Ong Lim, Pediatric Infectious Diseases Specialist, PGH. Thank you very much. And thank take you, care, Doctor. We need you. We need the health workers. You yourself, you take care, please. And thank you, Senator Joey.
Oh, teka mo na, huling tanong. Ilang oras ang trabaho nyo ngayon? Ang balita ko, alos 24-7 na yung ibang lugar sa vaccination, pero sa PGH, ilang oras ang ginugugol nyo? Malaman lang natin at malaman ng ating mga taga-subaybay. Anong oras ng ginugugol ng mga nurses, doktor, para mapagsilbihan ang mga mamamayan na nagkakaroon ng sakit? Well, Senator Joey, unfortunately, sa dami po ng mga kaso, no, nagkaroon na rin po ng announcement ng PGH na hindi muna tayo tatanggap ng outpatient cases, no? Sarado po muna ang outpatient department. At yun pong focus ng COVID operations will be for COVID patients only. So magli-limit or actually hindi na po yata tatanggap ng non-COVID. Mm-hmm. So yun po ay sinyales na talagang dumadami ng gusto ang kaso. Mm-hmm. Ang ating mga health workers, no, na minsan nagsi-16-hour shifts po sila kasi wala na pong makarelyebo pagkatapos po ng 8 oras na nakatakda sa kanila. Mm-hmm. So siguro hinihiling din po namin yung tulong ng ating community na unang-una, yun pong tamang triaging, kung saan po dapat pumunta at kumonsulta, doon po tayo pupunta kasi meron po namang mga lugar na nakalaan para sa mga severe and critical at yun naman pong mga mild, moderate and asymptomatic doon po muna sa mga primary centers. Okay. And then sa ngayon po, kung kunwari COVID referral center po yung ating naiisip puntahan, baka siguro sa iba muna tayo. Okay.